Pinayagang magpiansa sa isa sa mga kaso niyang plunder o pandarambong ang umunay utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Pero hindi pwedeng makalaya pansamantala si Napoles. Ano kaya ang dahilan? Yan po ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Binansagang utak ng pork barrel scam, naging bukang bibig ng taong bayan ang pangalan ni Janet Lim Napoles matapos mabunyag ang kanya umanong pakikipagsabwatan sa ilang senador, kongresista at iba pang opisyal para kumickback sa kanilang pork barrel allotments. Gamit ang kanyang mga peking NGO, kabuuang 10 bilyong piso umano ng pork barrel ang nadispalko ni Napoles at ng kanyang mga kasabwat. Patong-patong na kaso ang nakasampa ngayon laban kay Napoles sa Sandigan Bayan kaugnay ng pork barrel scam. Pero ngayon, sa dalawang kasong plunder sa Sandigan Bayan, pinayagang magpiansa si Napoles. Gayun din ang dalawa sa mga kapwa niya akusadong sina dating Masbate Congresswoman at dismissed governor na si Rizalina Siachon Llanete at si dating APEC Partylist Representative Edgar Valdez. Ayon sa korte, hindi raw malakas ang ebidensya ng prosecution laban kay Llanete. Hindi rin daw malinaw ang partisipasyon nito sa paggamit ng PDAF niya para sa mga ghost projects ni Napoles. We were very happy. We were very emotional. All of us were very emotional. Sa kaso naman ni Valdez, may duda daw sa kabuuang halaga ng kanyang PDAF na napunta sa dating kongresista. Sa kasong plunder kasi, dapat may halagang 50 million pesos pataas ang halagang nakulimbat sa pamahalaan. As against 57 million and the prosecution was able to prove only 2 million 600 plus, then necessarily the charge must fail. 2 milyong piso ang piyansang itinakda para sa dalawang plunder case na ito ni Napoles. Pero hindi pwedeng lumaya si Napoles dahil nahatulan nito ng Makati Court sa iwalay na kasong serious illegal detention. Nakakulong ngayon si Napoles sa Correctional Institute for Women. Si Llanete naman, nagpiyansa na kanina ng halagang 830,000 pesos. Nagpiyansa naman ng 1.72 million pesos si Valdez sa pamamagitan ng kanyang abogado. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Napoles. Nilinaw na mga maestrado ng Sandigan Bayan 4th at 5th Division na ang kanilang naging pagpayag na makapagpiyansa si Napoles, Llanete at Valdez ay uko lamang sa kanilang hinaing bail petition. Wala raw kinalaman ito sa magiging hatol nila sa kaso. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.